Hello Libra, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng spirit guide mo sa iyo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Libra? Nakakaramdam ang mga Libra ng emptiness, rejection, at saka kalungkutan. At saka yung feeling na ito ay matatapos din. Magkakaroon ng rebirth at bagong cycle. Ang message ng spirit guide mo ay huwag kang magdesisyon base sa emosyon o naiisip. Yung katotohanan, yung pagiging totoo mo yung ipakita mo. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung kamusta na ang love life ng mga Libra. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ten of Cups, Knight of Cups. Idagdag ko lang para sa heart na card na meron kang magandang kapalaran or kinabukasan. Seven of Swords. Unahin muna natin yung career mo. Ang ilan sa inyo sa career, maganda yung career na pinasukan mo kasi yung bang para kayong isang buong pamilya, magkakasundo. May trabaho ka man or wala, ang ilan sa inyo nagkakaroon ng magandang pagkakataon. Pwedeng job offer, increase o kaya promotion. May mga movement na mangyayari sa career mo. Sa mga negosyante, kailangan updated ka sa nangyayari ngayon. Kasi marami kang kakumpetisyon para makakasabay ka. Sa career o negosyo, meron talagang mapanlinlang at hindi mapagkakatiwalaan. Kaya mas gamitin mo yung isip mo kesa sa makipagtalo. At saka sa mga nasa relationship, base sa mga cards na ito, ang ilan sa inyo mukhang blended family. May posibilidad na ang ilan sa inyo, pareho kayo ng person mo na merong naging anak sa naunang nakarelasyon. Maganda yung relasyon na binubuo nyo kasi pareho kayo ng person mo na willing na maging maayos ang relationship nyo. At saka nasasalamin nyo rin yung isa't isa dahil sa pinagdaanang problema. Sa mga single, magkakaroon ka ng bago at long-term na relasyon. Total single ka naman, ba't hindi mo subukan? Pero huwag mo ibuhos lahat ng pagmamahal mo, lalo na't ang ilang Libra, todo kong magmahal. Ito naman yung mga cards para sa anong relasyon ang hanap mo. Eight of Swords in Reverse, The Death, at The Magician. Unahin muna natin yung financial kasi ang ilan sa inyo may mga biglaang gastusin o kaya mga bayarin. Kaya tingnan mo yung heart na card mo, diba ang lungkot mo talaga. Pero huwag kang paapekto sa ganitong sitwasyon kasi may mga positibo pa rin naman na darating sa buhay mo na magpapabago sa sitwasyon mo. Gumawa ka ng paraan pero sa makakaya mo lang kasi hindi mo pwedeng akuin lahat. Single ka man or nasa relationship, merong transformation na mangyayari sa buhay mo na may malaking impact sa buhay mo. Negative or positive man ang dating ng sitwasyon na ito sa iyo, maiintindihan mo din pagdating ng tamang panahon. Na importante itong mangyari sa buhay mo.
Anuman ang estado ng relasyon mo or situation mo, ito na yung panahon na magkakaroon ka ng kalayaan. Ang hinahanap mo sa relasyon ay kalayaan, happiness, at mental clarity. Nakatatlong cards ka na. Ano man ang estado ng relasyon mo, single ka man or nasa relationship, makakalaya ka na sa abusive or negative cycle. Ang ilan sa inyo gusto mo na malinaw na hiwalay na talaga kayo ng person mo. Kaya ang ilan sa inyo nagpapaabogado ka or meron nang namamagitan. Kung sa relasyon, ang ilan sa inyo pinili nyo magsama ng person mo, may renewal ang relationship nyo. At saka sa mga single, mag-ready ka kasi nakatatlong cards ka na na meron talagang potential person na magbibigay ng atensyon na kailangan mo. Ito naman ay kung ano yung next na mangyayari. The Fool, Five of Pentacles, at Eight of Cups. Unahin ko muna yung health. Kasi ang ilan sa inyo, feeling mo powerless ka or nawawalan ka ng pag-asa dahil sa illness na meron ka. Lalo na't ang ilan, kailangan ng transplant o kaya opera. Ang isa pa sa problema mo ay kung paano mo malilikom yung financial para sa operasyon. At ang advice ng cards ay huwag kang pastak sa ganitong sitwasyon. Kailangan na ng pagkilos. Para maresolbahan mo ito kahit pa unti-unti. Buti nga may option kayo na pwede kang maoperahan. Kasi yung kilala ko, wala na talaga eh. Hindi na rin siya tinatabla ng gamot. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, mas binibigyan mo na ng prioridad kung ano yung mas importante sa relasyon mo or sa situation. Meron kasing relasyon na ang naging problema kaya nagkahiwalay. Yun ay dahil sa kakulangan sa financial. Ang ilan naman na nasa relationship, meron talagang kakulangan sa financial, pero hindi ito nagiging issue sa inyo ng person mo. Issue man, pero hindi ganun kalala. At yung mga trials pa na dumarating sa relasyon nyo ng person mo, ang mas nagpapatatag sa relasyon nyo. At saka ang ilan, nakatatlong cards ka na, nabiglaan na lang nawala yung person mo. At yung paghihiwalay nyo, hindi personal, kundi nag-message na lang. Sa mga single naman, open ka para sa bagong relasyon. Pero ang ilan sa inyo, napapansin mo yung potential person. Meron siyang ikinakalungkot na sitwasyon na hindi niya ino-open sa iyo. May posibilidad na ang ilan sa inyo, hinayaan mo na lang itong potential na relasyon. Pero ang iba, hinihintay mo kung mag-o-open ba siya sa iyo. 844. The presence of angel number 844 signifies the special connection that an individual has with their guardian angel in this lifetime. Kailangan mo talaga ng guide kasi ang ilang libra nagkakaroon ng problema na para maresolbahan mo agad or magkaroon ng clarity. May mga nawawalan kasi ng pag-asa at saka may mga hindi mo inaasahan na problemang dumarating. Kailangan i-release mo itong negativity or ikat na yung mga negative cycles. Para mas dumating yung mga posibilidad at magkaroon ng mas matibay na pundasyon. Ang ganda ng mystical card mo, itong dog spirit. Na i-value mo yung mga bagay na gusto mo or yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay. Kailangan ng control, lalo na't kung nagkakaroon ng argumento or feeling mo magiging stressful lang yung sitwasyon. Nauulit lang yung reading natin na merong transformation na mangyayari sa buhay mo. Magandang transformation. Na yung tingin mong pagkakamali ay magkakaroon ng
ending at bagong simula na kakaharapin ka sa next chapter ng buhay mo. Alamin naman natin yung bottom of the deck. The Sun, na very favorable na card kahit saan mo pa ito ilagay. Naalala nyo ba yung sinabi ko sa inyo na meron kang magandang kapalaran o kinabukasan? Yung mga nangyayari sa buhay mo, lahat nakalinya. Pero hindi ibig sabihin wala ng pag-asa kasi meron sa bawat chapter ng buhay mo. Nafo-focus ka sa negative kaya hindi mo nakikita yung mga chances. Kaya magpatuloy at huwag mawala ng pag-asa.